Brad Felix Ingrid, Brad Joy, Brad Dino Sanito. Medusa, grazie a Dio, sono sempre qui. Inna, Mauvio, Dan, Mural, sono sempre sempre. Ma Tana, di ora ne pagsabot o di amo in pagsabot? Tobat, mi serve. Ada atau di mana ana? Oke, oke, oke. Kita ya mana kak? Kita atau langsung? Baru yang tina aku yang pengutan. Kalian adalah si ada pun sing klip gak sama bapak. Oh, karena si Yop masih sama bapak. Nah itu samura. Karena ibu pak itu kita saya masih sama bapak. Ibu rani pak sabot atau gulingo? Oh, biblia mau ibu pak sabot. Biblia, biblia, oh biblia. Oh, atau pesan atau pesan tuh? Ada pesan ada? Ayo, oke. Atau pesan atau pesan sa? Sabot abot ni Pedro Santukia. Gisupa ko siya sa atubangan sa mga tao tungod kay klaro kayo nga nasayop siya. Kaya sa wala pa mo abot dito ang pipila, katao nga padala ni Santiago, si Pedro nagiksalo sa kay eksyono ang mga diliyo-diyo. Apan pag abot, ining mga tawana, milikay si Pedro, wala na magiksalo kanila. Kaya nahadlok siya, kaya nga yung mga tao nga uyon nga tuliyon ang mga diliyo-diyo. Pamatana! Pamatana! Natubang niya! Mr. Monitor! Pamatana, ni Anang Galacia Dosunsi, ngayon mong ibasa, wa man lagi mabasa nga may tungod sa moral. Pangutan na, makakano? O sa dili moral ka gribo. Wa may moral mabasa. Ngon ka bang babilya mo mabasa. Lagi. Atong pasab ko na, karo na to babilya. Asa to ba ang mabasa mo dili mibli ikaw? Pamina sa patubag. Ah, klaro ha. Pa 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 na gigi patagay gigi. Gigi. Atong atong kadon, atong ayaw, ayaw pag kuan na kay mutubag pa ko. Atong tubag ang kuan na. Kay sa wala pa mo abot dito ang pipila ka moral. Ha? Moral, ang moral kay pamatasan na siya. Diba, Biblia mo, ay, explain kay, yan ko naman mo nga. Wa ko mag-explain ang Biblia. Ipaduha. Ano ka ba sa moral? Ayan, sa kapit kay. Eksa ba? Ayan na ba, ipapili siya na ko. Sa wala pa mabot dito ang pipila ka tao, nagipadala na Santiago, si Pedro naging salo sa pagsunod ng mga diliyo-diyo. Aban sa pag-abot ng mga tao na minigay si Pedro para sa pagsunod ng kanila, kaya nahadlok siya ang ating mga tao, mauyo. Natapang sa kanila siya. Napahingin na. Ano na, ayaw ka. Ayaw. Atong karoon. Ikaw explain kanya ko dito, explain nyo mo. Pumani, amana. Now, ako, mag-istorya na Aliana. Karoon nga pag-istorya. Ayaw ngayon niya. Ngayon, inig-abot sa ating mga tao. Ya anti kana kaya na pamatasan din. Mr. Monitor. Ang moral may nagiskot sa may tugo sa pamatasan. Mr. Monitor. Tanang imong gibasa sa Galacia 2:6 na sulat ng Joseph sa moral na Monitor wa. Karon ba bitaw na siya nga kuat? Na sayo bang moral ya. Karon ka pulit ka pa man imong ban. Buka ang sila nasa sulat wa. Litre for litre mo mori protestante naman siya. Protestante naman siya. Tubagay. Tubagay na ba? Insa may mo ingon. Karon man kay na siya nga kuat. Tabay moral na sayo siya. Moral kanina, usap may sayo pa nang sulat. Nasayo pa ni siya may tungod sa moral. Di na moral ya. Siyop siya. Kani adi ang imong biyaan ang imong pagkay nagistorya na ito niya biyaan ani mo. Kayo na nga pamatasan. Dili na moral. Ay, dili na moral. Ayaw, ayaw, ayaw. 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 Mr. Moderator. Mr. Moderator. Di Mr. Moderator pa humpan na sa ko og tubag. Premis ko. Constitution na. Okay, okay. Sunod. Blame na ito. So, ang iba ito pa niya, moral. 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 Moral lang siya. Sana pa sana. Premise ako sa Galacia 2:6 sa Biblia. Giyod kayo, kanay yawa may explanation. Explanation? Hello? Galacia 2:6, premise ko ha. Ang explanation sa Galacia 2:6, ako may premise na inungutan ako. Ningon rin nga, sa may tungod sa, nga nagikan sa pagtamod, kundili, wala masayop si Pedro, kun sa to papa. Bahin, man sa pagtulunan. Pagkutana. Pagkutana.
Nasulat man dire sa klase do sunsi nga siyang pidu wala masayo. Wala masayo, paklaro na sayo. Pasana na sayo. Dire, hamay ito. Okay, okay. Hamay, hamay tuha na to. Sa pagkutana. Ayaw sa pagkutana. Ayaw sa pagkutana. Ayaw sa pagkutana. Ayaw. Ayaw pagkutana. 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 Sa pagkutana. Ang mga bayo, kung naglipin, unya, wala sila may ibaw. Wala sila may ibaw. Ang kibuhan, sala ni, kung alawat, makasali, waman may ibaw. For seconds, pagkutana. Ang tapat, kung ang mga bayo, wala may ibaw, kinalang may ibaon. Diba? Ayaw, ayaw, ayaw na. Ang pagkutana na to. Pitipitig ko na, pitipitig ko na. Ayaw, pitipitig ka. Ayaw ako pagkutana. Kung ang mga magkasasara, pitipitig ko na. Ang mga bayo, sala din ako nito na buhat sa buwan na lang. Sala din ako ato masara. Kung tanawa ang masayon. Ayaw rin pong ang inyong tao kanindon. Kaya mga tao na makiluwaso o nagsimba sa mga Diyos-Diyos o mga mananap o mga bayo, hindi pa kasulod sa kingarihan sa Diyos. Nga naman, napasala! Naibaw ba ito ba? Ha? Naibaw na ako. Kung wala sila may bawo, kinaanap may bawo nila kay safety ko ni. Binasa! May bawo! Binasa! Ang wama ulit, binaw! May bawo! May bawo! May bawo ba? Pangutan ba? Ito ba? May bawo ba? The Holy Ghost is promised to the apostles and their successors, particularly in order to teach them all truth and to preserve from error. Di ba siya gusto papa? Si Pope Francis. Komentaryo naman siya. Dili na siya Bible, komentary na siya. Gusto mo ilibang Bibliya niya? Oh, pero komentary ito yung mga basa. Alagi pero komentary ito. Wato yung labot kung kuwao na ni mawa na kaya ang Biblia,
Paano mo na siya indakraman to katormat mo? So sa Biblia, na ibersikulo ko ang katormat mo siya. Okay, ay anak, ang Juan katormat, ay okay. Ang Juan katormat siya, naghisgot na siya ang stock to papa, di pa sa'yo po, ang simbahan, di pa sa'yo. Laro kayo. Laro, basa ako lang, ang katormat katormat siya. Basa ako. Ikaw basa. Si Brentino sa rito ito papasahan para hindi mo bayas. Ayaw. Asi, rito na lang. Asi, ano na? Maro, mga nang bayas siya. Juan 14:26. Kasa ako nung nga referido para sa Santo Papa o referido na simbahan. Okay. Kani mga comments ni pero iyan is katoliko. Oh, ayaw na siya basa. Ang galing kita. Ang verse yun. Ang verse may basa. Kung katoliko mong kakatoliko siya, inyo yun yung komentaryo. Komentaryo na ninyo. Akin ako ang basa. Akin basa. Kari basa. Na ang Santo Papa, di kin basa. Ay, pangutana. Sunod pangutana. Ayaw, klaro sa ito na. Tuwa pa ito matubag. Nag-iskot ba na siya diha? Nag-iskot ba na siya diha ng ang Santo Papa may iskotan diha sa Juan 14:26? Basa na ninyo. Basa. Lagi ang basa. Komentaryo ang mga basa. Dili, komentaryo ako mag-iun na. Komentaryo mo yung basahon. Basahon mo ang teksto. Agisulti sa akin. Atong ipirmahan, Biblia ang referensya. Daraw? Biblia ang referensya, may Biblia. Patong komentaryo, referensya na ito. Daraw. Biblia o referensya. So, ang footnote, saan na sa explanation? Ang akong pangutana niya, sa ha? Ang akong pangutana, Directatus Biblia, na abay mabasa. Masabot. Diya sa Biblia, dili sa kanang footnote ninyo, dili sa komentary, kundi dili sa Biblia. Nga ang Santo Papa di masayod ba ang imong gibasa sa Juan 14:26 tubag ang gipasabot diyan ang simbahan tubag Mr. Monitor Mateo 16:19 ang Mateo 16:19 pagingon ni Mateo Mateo 14 ay imong gikot kaniya wag ang kota Mateo Juan 14:26 referido para sa Santo Papa referido simbahan referido sa Santo Papa lagi ato ba sa sumasay expression sa duway rin so pangutana dili na siya kuhan o sige ay repute pangutana okay panahon na siya okay katong sayop ni San Pablo ni San Pedro nga mao ang unang Santo Papa nagipadlong siya ni San Pablo sa Gracia dos Onse unsa man to dili to may tungod sa pagkalura o may tungod sa pagkalura. 1 minute and 30 seconds. Tubag sa Galacia 2:11, wa to may pasabot ni tungod sa pita ng morals. May tungod ng mga pagkaon sa mga audio. Ay pasabot nga si Apostol San Pablo, ni Badlong ni San Pedro. Disiplin to. Dili to siya may tungod sa pita ng morals. So na tubag na. Ha? Tubag na. Pagkaon na. Last 1 minute. Pagkaon to? Last 1 minute na. Katapusan niya pagkutan na kanang kung ang gitudlo sa unang magisterium mag-usap-usap ba na siya? Pwede ba nga ang gitudlo sa unang magisterium mag-usap-usap sa karoon ng magisterium? Ang magisterium mo man ang Pope and College Magistrium. Kung ano kutan na, ana, ang gitudlo ang gitudlo nila sa simbahan sige. Dili gid ma authentic interpretation 30 seconds why pagkausap kung i-define sa dugma of it so dili mo sa perudlo sa iglesia tulad na Romana base sa divine revelation okay human ang 5 minutes na to pag ikaw mo pa pahayag okay chance huwag ka pune ang sumasama sa Catechism of Catholic Church ang magisterium siya mo depensa siya he is the vanguard she is the bulwark she is the defender of it pangutana na oh ang pangutana ang sa una nga magisterium nagtudlo nga ang mga diborsyado dili gyud na pagpwede nga pagkalawaton karon sa pag-uron nga yahang apostolic exhortation ingon siya na pwede nagpakalawaton ang mga diborsyado kay sila nga proposal man ha no lagi ganang gi-propose na siya pagkatapos na ko ngano giusab man ang gitudlo sa simbahan nga dili pa kalawaton ang mga proposal ang mga
na lagi implementan ni siya. Tumak, tumak. Ang mga pasabot ang simbahan yun mismo. So wala kayo labot. Ano natin base sa ipanudlo nga ang kining mga divorcio, live-in, ako nandungagan yung pungutana, umabang na same-sex marriage, membro sa Roman Catholic Church. Ito nangalawat sila na dito sa o sa kining matag parokya niya, wa sila mahibaw nga kanang mga sala na sala na. Sa to pa, wa sila makasakit, wa sila mahibaw. Pero nahibaw siya nga, na kini sala na yun, nangalawat siya yun. Supak na sa palaod si Diyos. Kaya naman, ang mortal sin, Brad Jewel, tulumang kabutan na gikinahanglan. Grievous matter, for example, kanang divorce, pag same-sex marriage, niya full knowledge, full consent, makumplito ni tulo, that is the greatest evil of the world mortal sin. Pero, was he full knowledge, was he mahibaw? So, ayan sa Latin niya lang. So, muna nga, sa iyo na ito na i-qualify sa moral theology ni siya, explain mahitong mo din eh, with dogmatic. Explain. Okay. Okay. So muna nga, explain gina siya kay, kung wak mahibaw, imo din pa, pero naman, Lucas 23, 24, Ingus Kristo, silo ang sila, kawak sila masaya at sila dito. Katong hibaw, muna mga sayo, wak mahibaw. Okay. Huwag ba? 10 minutes mo. Okay. Kay, i-define na kung unsan yung faith and morals. Dante na yung mga katoliko, na masayad kita ini kay, wak ta masayad yung faith and morals, magsaag-saag dan. Explain sa simbahan mga kiksunan na unsaning, for example, we must believe the doctrine of Blessed Trinity. There are three divine persons in one God. Muning example sa doctrine of faith. Sunod, we must believe that Jesus Christ is God. And we must believe that Blessed Virgin Mary's Immaculate Conception. Tulo ang example sa simbahan ng Roman Osama sa Libro Swati Bishaporo nga tulog ka official doctrine of faith. Yan sa maling doctrine of moral, ito yung explain. We must do our best. We must go to mass on Sunday, holidays of obligation, we must pass and abstain with our bishops. So order, we must receive Holy Communion and at least once, and we must obey the Ten Commandments. So ito mo na yung example sa moral. Morals. Ito ang morals. Kaya kanang Ten Commandments, namingon ta nga, ayaw pangawat. Ayaw panapaw. Ayaw kining magbatay. Kunya, kinahanglan musimba kita sa Pista Iglesia Adlong Bimingo. Karon, moral nga, kumingon ang ita nga, ganong musimba mo kita sa Adlong Bimingo? Ganong dili mo kita magbatay? Ganong supak mo na pagpanapaw? That is doctrine. Dugma na siya. Wait na siya. A system of doctrine. Kining itawag ko. Kining dugma is a explain the truth about religion. Nga morals, human actions under the light of revelation. That is a moral. So muna yung mga theology with a divine reason with divine revelation. That is theology, study of religion, study of God. So muna nga, itong muna ini ang sa to papa, dahil palibid niyo na Catholic Church, eh siya may supreme judge, hindi siya masayo, siya magpanulo, may tungkol sa bito ng morals. Pero sa iyang personalidad, ito ba'y masalik sa Diyos? Nga di masayo pa sa to papa, sa iyang personal. Pero sa panulo, faith and morals, freedom from error ang sa to papa. Suma sa kitulo sa simbahan. Nagtugan nga dito mga kiksuna, na ang sa to papa, hindi yun, infallibility ko siya, may tungkol sa faith and morals. Na adres sa Mount Brad Sanido na disintandre sa Our Catholic Meat Manual of Religion, power of jurisdiction is given superior to enable the subject to exercise his spiritual authority locally. This power may be limited and revoked by legitimate authority. So muna nga ang Santo Papa, dili siya masayo, may tungod sa akong kapabarong nga itawag faith and morals. Pero sa iyang personalidad, masayo pa ang Santo Papa, siyang pagkatao. Pero sa may tungod niya na, hindi kahit sa aran, mas kinuha. Nga, o niya, masupat din eh, dili ka katoliko
kumusupat na pinapasayo pa ng kapapa ni si tungkol sa Peter Morales. So, 30 seconds. Last so, kung ipaparaw na ni Garo ni June Adolfo Traditionalist, natulik nga si Santo Papa na sayop sa Peter Morales. Kaya ikaw mo na kong presentar sa affirmative speech na di isa pa sa'yo. Salamat, may hapon sa Plaza de Brito. Bitin sa duha ka Katoliko. Ako sa lahig barugaran, ay isa lahig baruganan. Ang ilang isgutan, ang Papa. Ang mga pagpanunod sa Papa, matupad sa sala, sayop. Huwag ang isa mingon, nawadili, sayop. Wala siya. Biglis siya na traditionalist niya. Iprin di lapin niya, mga affirmative. Traditionalist. Kunya, Traditionalist. Itungod kini sa Papa, ang usa nituo nga nasayop ang Papa, ang usa nituo nga wa masayop ang Papa. Usa tagad at siligay di gayon, Brother Friend la Pipinya, ang affirmative o ang negative si Brother John Adolfo. Adolfo, okay. Salamat din, Brad Belik, sa Greek, usa sa 70th na Matidon, labanda si Brad George Sibet sa Board of Siwa, Bantino Sarido. Danggatong atbang sa Niska John Adolfo, ikatulon mo higayon sa miaging lantugi, iyang pamatulaan nga si Pope Francis na sayop sa Peter Morales. Na-record na, na-video. Niya, ako sa pamatulaan si Pope Francis, nanudlo insakto yun, matulog sa Peter Morales. Sumala sa Peter Morales. Iba na nato sa Dagong Libro sa Timong Kalimutan ng Yungo, Analysis and Simple Video, Volume 16, page 199. Nga ang baruganan sa Romano Katoliko, nangyong din mga pagsunan na the Roman Catholic faith is based on the sacred scriptures, tradition, and the teaching authority or magisterium of the church. Summoning to Logion sa page 299 sa New Book of Knowledge Encyclopedia, Volume 16. So, arin ko ipasukan ang pamatuon na ko na si Pope Francis, usa ka Supreme Judge Leader of the Roman Catholic Church, karong baro na present po. I-define na ito sa iyo. Ang Pope matod pa sa Biblia, sa Matthew 6:19, matod pa ni Kristo ni Antonio Apostol Pedro, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever bind on earth shall be bound in heaven. Whatever loose on earth shall be loose in heaven. So, kaning keys of the kingdom, mga Yahweh, naghihatag ni Jesus Christ, Antonio Apostol Pedro, dili ni Yahweh nga physical, material, kundili, espirituhan. Sa aming masabot na. Sa Isaiah, Kapitulo 22, 21-22, nag-explain ito nga, tawgon sa kaman makadawat og mga Yahweh. So kaning Yahweh gikan sa kaning mga kaning papa, father, kadawat og Yahweh tawgon kamahan, gikan sa Griego papas, meaning sa Italian o Latin papa. So siyan Pedro mo'y unang santo papa kay ako ning gi premise first statement gumikan kay si Pope Francis santo papa man dugtong nga ni Apostol Pedro. So mo ni ang papa usa ka katungdanan nga itawag o ining visible leader of the church. Makita ka mahulog. Kaya, ika ni Pedro, unang Santo Papa, Dios Timoteo 4:21, si Linus, kaduhan Santo Papa, ang tutro ni Pope Francis, way bukto at pagluhan, itawag ka na og legitimate continuation or apostolic succession. Sumala sa Aro Catholic Faith Manual of Religion, kaya timanan na to na ang kining pagka Santo Papa kung tanawon ang panudlo sa Sibahan Katoliko Romano. Ayon diri mga kingsunan na powers of the Pope, page 130 sa Our Catholic Faith Manual of Religion, Volume 1. Ayon diri nga, the Pope has the supreme and complete power and jurisdiction to decide questions and faith and morals, to arrange the discipline of the universal church of the Catholic Church. Sato pa ang Santo Papa, pinakataas kay siya nga gahom, kumplito nga gahom, o jurisdiction po yun, yung mga area tibok yun sa tibok kalibutan ng mga Katoliko, mo desisyon siya may tungkol sa pangutana, may tungkol sa pagtuo moral.
to arrange sa mga pagdisiplina sa mga katawhan o membro sa Universal Church na Corruption. Punya, kay si Pope Francis o samang ka nakadawat o giyawi gikan ni Cristo, wala gidirekta gikan ni San Pedro Antolino Santo siya gisunda ni Pope Francis o si Pope Benedict XVI. So naaloy gahong giyot na maong Papa pag-isay sa Peter Morales. Nganong dili sa masayo? Matod ba sa Biblia sa 1:16-30 sa Dwight Rims Bible? Sa ano? 1:16-30 sa Lucas? 1:16-30 sa ining Biblia, Holy Bible, ining kaan, kaya mo ni Katolik ng Biblia, yun. O sa Latin, Bulgata, na sa Bumbaga, Bulgata. Translated from the Latin Vulgate. Dwight Rims 1609, Rims 1582. Atong basahon ang page 144 sa John 16:12-13. Or John 14:6. Duhan ni ka sitas mga kaiksunan, 1:14:26, 1:16:23. Ingon diri sa 1:14:26. Teach you all things. Here the Holy Ghost is promised to the apostles and their successor, particularly in order to teach them all truth to preserve them from error. Aro kaya tumili sa iyo mga kingsunan. Itudlo sa tanang butang yun. Nga ang Espiritu Santo nagasaad yun ngadto sa mga apostoles. Ngadto siyang sumusunod. Nga ang ilang mga panudlo sa mga kamaturan na diligyon masayo. O, klaro na. Klaro na kayang 1:14:26 sa Dwight Rims Bible niya. Katolik ko na ang kong katolik ko na nangakabang niya. Muni ang mga standard nga Bible sa Roman Catholic Church. Sa ito pa, diligyon masayo ang Santo Papa. Niya si Pope Francis, sumusunod ba nini? Hining sa unang Santo Papa, si San Pedro. So muna nga, may tungod sa manudlo sa Santo Papa sa example kining doctrinal teaching summa. Atong basahon ang Our Catholic Faith Manual of Bishop. Na sa oras ha? Six minutes. Sa 151 sa Our Catholic Faith Manual of Religion. The doctrinal of faith. Duhan ang klase kung ibabaro ang faith and morals. Ato i-define kung saan ang faith and morals. So ang faith, suma sa mong libro, na ang faith is something we must believe in order to be saved. Doctrinal of faith. Ang pundasyon sa pagtuo na itong Katoliko, tulo na sila. Una ang Biblia, sunod ang tradisyon, sunod ang magisterium. Ang tradisyon o ang Holy Scripture or the Word of God is equal according to the book sa Catechism of the Catholic Church number 82. Equal na sila. Pero ang magisterium, dili na siya equal kundi servant according to Catechism of the Catholic Church number 92. Number 86. Catechism of the Catholic Church number 86. Giingon diyo. Yet the magisterium is not superior to the word of God, but it is its servant. It teaches only what has been handed onto it. Unsay gisulti sa CC 85? 86. 86. 85, 86. Sa 82, the magisterium is not superior over the word of God or the Holy Scripture. Dili siya. Mao nga ang magisterium, dili na siya makausab sa unsay gipanudlo sa una. O sige, panudlo sa ano, panalitan, ang gitudlo ni sa 2003, si Pope John Paul II nag-ingon siya na ang panalitan, ang kining sa in-site man siya, panalitan, nag-ingon diri sa 2003. The doctrinal congregation stated that permitting adoption by same-sex couples is gravely immoral and would actually mean doing violence to the children. In 1986, document from the Congregation of the Doctrine of Faith called from the Congregation of
called homosexuality. More or less is strong, strong tendency ordered toward an intrinsic moral evil. Ang kanang homosexuality, moral evil yun na siya, 1986 o 2003. Di tublo na sa unang sa tupapa. Karon ana, ang iyahang hinanib ni Pope Francis, si Cardinal Erdo, niingon siya. Homosexuality. Cardinal Erdo said that same-sex union present an specified moral problem and thus cannot be considered on the same footing as traditional marriage. He said, they can also exemplify. Sabot man, ha? They can also exemplify, meaning that the that same-sex couple, same-sex union, adopting children, it can exemplify, meaning it could give a good example. Oh, unsa man siya kuan, di ba? Nagkakuang-kuanan ni siya. Kaya nga naman, ang gisulti sa 2003 would actually mean doing valueless to the children and moral problems na siya, moral problems na siya, o niya, doon na siya isang tendency towards intrinsic moral evil. Pero wala na. Gidipinsahan nila sa, gidipinsahan sa mga sumusunod ni Pope Francis, nga kana okay ra ang mga bayot, okay ra unsa may gisulti sa Biblia diya sa Roma 1:26-27. Unsa may gisulti diya atong basahon ang Biblia sa Roma 1:26. Klaro kayong gisulti diya ni San Pablo, pero ang usa sa kasi bisa di ingon sa diya nagisgot man may tungod sa kuan, may tungod sa mga pagkaon. Ayaw ba sa atong unahan ang karirang sa 26 mo'y basa ha? Atong basa na? Dreo, naingon Dreo. Tungod sa gibuhat sa mga tao, gitugyan sila sa Diyos ngadto sa makaulang mga kalibgon. Bisan gani ang mga babae wala magsubay sa naandang paggamit sa mga sa ilang pagkababay. O ang mga lalaki sa wala na makihilawas sa mga babae kundi sa ilang isig kalalaki tungod sa kaulag. Ang isig kalalaki nagunay pagbuhat sa talamay mga buhat o busa gisulutan sila sa angay kanila. Nasayod sila verse 32. Nasayod sila nga ang balaod sa Dios nag-ingon nga ang mga tawo nga nagkinabuhi niining pagiha angay sa kamatayon, apan nagpadayon sila pagbuhat nining mga batanga ug ang labi pang mangilad mao nga gidasig nila ang uban sa pagbuhat nini. Gidasig. Na makabantay mo sa mga salida ron sa kanang kuan ilahan ni sa ABS-CBN. Gidasig ang mga bayot anak gani do na ko dibati dinhi aton naging Domingo dinhi anak bayot ni angkon gyud siya na ako makigilawas yugo sakto na siya. Okay. Nga naman gidasig man ni Pope Francis kadto pag-ingon niya dinhi na gipamutan na siya unsa may makusulti may tungod sa mga bayot, ingon siya ay who am I to judge the gay, ha biyawa lain nga kuan kani siya nga ebidensya o referensya gikan sa bagong lusaran dili sila ka nigar ini. One of the most discussed topics of the synod has been a controversial proposal by German Cardinal Walter Kaspir that would make it easier for divorced and civilly remarried Catholics to receive communion even without an annulment of their first sacramental marriage. Ano siya to? Proposed by German Cardinal Walter Kaspir that would make proposal it easier for divorced and civilly remarried Catholics to receive communion. Pwede na kung padawaton. Dino sa Pilipinas, gipunggan yun na siya. Ha? Gipropose, pero ngano gipropose man. O kinsa gipropose? Tao ni Pope Francis, ang iyang chief na theologian. Gipropose nila. Gani, dito sa laing naso, dito sa Europe, gi-allow na nila ang pagkalawat sa mga nagpuyo-puyo lang. Gani, ni kasal naman kayo na yung mga simbahan sa laing naso, nga ni blessing na yun sa mga same-sex couples. Unsa may nganuman nga ang katong Sodoma o Gomora gilaglag to sa Dios sa panahon ni Abraham ug ni Lot tungod sa same sex. Paano siya? Katong Sodoma, unsa man to sila, pero gidipinsahan nila kay nganuman upang nangita rin na sila sa mayo nga kwan nganong dili man gyud resulti ang tinuod nga kana siya supat mas balaod sa Dios sa Marcos 10:11-12 unsa resulti sa atong Ginoo? Ang lalaki kuminyo kanyang tibuwag kag asawa nya mga asawa kag lain sala na nagapanapaw ka ubao sa ang babae kun ikaw babae kun ikaw asawa kanya imong buwagan ang imong bana nya mamana kag lain
kuana sa adultery. Na adultery, it is a mortal sin. Nya karon pagkalawaton na. Unsa may unay balaod sa simbahan ana? Ang balaod sa simbahan dili gyud na siya pagkalawaton. They can receive spiritual communion but they cannot receive sacramental communion. And that, those are the heresies ni ini nga Santo Papa. Last 3 minutes. Mo ni send na siya. No, ni ningon siya nga diyang gidipinsahan niya makasulti kuno ang magisterium tungod kay gitigaan ikaw musupa ka na pero kung ang magisterium mutudlo na og dili maong tana siya heresy na kung kana heresy na siya supak na sa kabubutas Ginoo og kana nanas Biblia kay ngano man sa end times sa 2 Thessalonica 2:3-4 nag-ingon gyud ala may tungod sa pag-abot sa anak sa tao unsa may gisulti dinhi sa 2 Thessalonica may tungod sa pag-ani sa atong Ginoong Hesukristo og sa iyang pagtigom kanato aro pagtikuban kaniya nagangyo ko kaninyo mga igsoon ayaw kamo kay kugang dayon sa og kabalaka sa tao nga ang Dios Ginoo miabot na ayaw kanig tuhi bisag gipasukat pa kini sa tagra ayaw kamo palimbong bisan kinsa sa bisan unsang paagi kay ang maong adlaw dili mo moabot hangtod nga ang katapusang pag-asa batok sa Dios may tabo og mutungha ang taong iwanon nga gitagana alang sa impierno supako niya ang tanan sa to ba kani siya na niabot na nilingkod na ang false prophet nga magitagana alang sa impierno supako niya ang tanan nga gipanudlo sa una ining abot na karon we are now in the end times, we are now in the book of Revelation. Ang magisterium diya nagikuha no ang magisterium ubos na siya sa duha ka kuan kay ang scripture o ang tradition is equal man unsa man siya pilar gani means it is a column vertical column interconnected by a horizontal beam hinungdan nga ligkuan kay naastanan ang simbahan ubos ra gyud ang kuan muna siya diha gikuha ang lingkuranan the seat of Peter ni anang tuluka deposit of Peter or pillars of the teachings of the Catholic Church pero kung kini siya ana kining magisterium manudlo na kay siya kay supposedly the magisterium will be the vanguard the protector the bulwark and the defender of the Catholic Church kung iyang gisulti dili na mao aka na siya na nasayop yun siya so di ka makaingon niya ang Santo Papa rin masayop sa Galacia 2:11 what ayang giingon dito ana nga nikotlo siya nga may tungon siya sa pagkaon dili ra ba sa pagkaon ang nagtabo sa ngano gigbadlong si San Pedro ni San Pablo sa Galacia 2:11 tungod kay nasayop siya mahitungod sa moral unsa may moral may tungod sa karang pamatasan munay moral kung imo nagmagtuon ka sa philosophy moral education yes. Kung ano siya, kanang ethics ba ethics? Binsikan. Maayong pamatasan. No, maayong pamatasan. Ito si San Pedro. Time. Pwede ba mong time. Sabot man ta, di ba? Time. Kung mahuman ko sa 10 minutes, pero doon na pa kayo kasulti, mupadayon ko. Okay. Oh. Now, kung ang may tungkol sa Gracia 2:11, ito si San Pedro, o ang mga dili, mga Hudyo, mayo ang ila pagbuyuhoy ato pero pag abot sa mga kauban ni Santiago o sa umanan pa niya nilikay to siya ayaw ba ng pamatasan hindi na sa mga pamatasan mautong nga dito karo kayo sa Gracia 2:11 matod pa sa Biblia karo kayo nga si San Pedro na sayo kung sa matong sayo pa rin to anak kumpisal ba ng wang mahal ba? Pero klaro kayo na siya diyan na na kanyang mga tauhan na na nikalawat na sila na nag-ipulipo na siya mga bayot, mga unsa pa na diyan ang mga sala masayo na sila na pag-uriyo-turyo na ang pagkutan na diyan na na kanyang sila ba wang sila may bao na di ay sala din na di na sila magkalawat kuryo-kuryo na Kuna siya ang palasiga. Dili ka, kalabang palasiga. It is a very cunning, deceptive argument. Deceptive na siya. No, maghuwat na sila. Kuhan kay, tingnan naman. Kung ang usa ka tao, kita nga mga Kristiyano, kita nga mga sumunod-sunod ni Kristo, ito, luan ka sa pagsangyaw sa kamatuoran.
itudlo ato pagsenyos kamaturan. Nganong dili man ato itudlo ang kamaturan nga ang mga bayot kung naitaw akini kung bayot tuha manikan pasig ang bayot to karang doon na may bayot nga dili gyud bayot kung bayot di bayot di lang no meaning nga karang bayot di lang doon na sila itindinsi sa pagka interesik para pag ibil ba pero wag na siya magamit yan na kana siya bayotir na siya pwede na sila makakalawat kung kumpisal sila. Pero kung ikaw ka na practicing yung tanga gay o paan ka, lesbian ka, practicing yung ka, ganit ito po yung kanit yung ana. Yan. Pakita. Oh. Sa iyog niya siya. No, karoon ana, si Pope Francis o niya mga inanip, itudlo na siya. Kani sa Amoros Leticia, sa iyahang ganang apostolic exhortation, Amoros Leticia, number There is no valid marriage since the beginning. Meaning, panalitan, ang usa ka babae o lalaki pag ipupos na sila, di kan di anon. Pero kung ikaw, kanang valid ang imuhang marriage, giligyod ang simbahan, giligyod mo hatap nito ng divorce, ang civil ra. No, mo siya ma-exulti sa akong marikon ang Marcos, Jesus, kung sino si. Marcos chapter 10, verse 11, 12, Diyos Kristo. Ang lalaki, kaminyo, unya makikuhag siya siyang asawa o mga asawa lain nakapanapaw mausar ang babae kung ikaw babae ka doon ang kaibanda imong buwagan ang imong baraw niya mamanagag lain nakasalag yung ka o adultery na adultery na na sa ating government dili ka makaingon nga uy nagkuryo-kuryo nga wala man sila may baw ay kung pangingon ay pangingon nga dili na sila may baw kung wala sila may baw may baw on pero kung wala man sila magpay baw ha? Nakasalaw diyan po na sila. Kaya nga naman, balaot na sa Ginoo. 3 minutes. Sama ko na panalitan nga ikaw. Wala ka may baw na 2 minutes ko lang. Ngil ada yung pagsunog. Ang bata, bata. Pero, nakasunog ang bata. Nakasunog ang bata. Ngawa siya may baw nga masunog. Ngil ada yung resulta. Huwag man siya man sa'yo. Bili bang ngil ada ang resulta? Maura sana siya ang logic. May tungod sa sala. Na ang sala, dili na sabto niya. Ang sala, dili na sala. Tungod diba siya may baw? Kung wa siya may baw, sultihan ka na siya sala. Muna ilang kuwang nila ni. Muna kuwang nila sa kanilang mga teaching kanilang bagong ng mga Katoliko na wa mo subay sa pagtuluan ni Kristo sa tradisyonal gagitulo sa itong ni San Pablo sa 2 Thessalonica chapter 2 verse 14 and 15 na hukta ni mo ang mga gikabilin-bilin ng mga sugilanon may nagisuwat o binaba na huktaan gina ni mo. Si Kristo na ganyan na kung ikaw mahimo ka nga akong tinuod nga tinunan kung magpabilin ka sa pagpagtulunan. Kung magpabilin ka sa pagpagtulunan. Now, karon, giusap man ang pagtulunan. O ang nag-usap, ang santi papaman. Giusapan. Usapan, tinuod sa katulunan? Lili na. Usa sa Juan 16. O sa Juan 15. Sa Juan 15, ang nahigugma ka na ko, magtuman sa akong mga sugo. Kung wag ka magtuman sa akong mga sugo, lili ka akong matinunan. Baro kayo. Sa ato pa kini siya, false prophet yun na siya. False prophet yun na siya. Mabita na nga sa Juan, sa Mateo City 15, sa Mateo City 15, yung sa shorty sa ating Ginoo, yung sa shorty sa ating Ginoo, pagbantay mo sa mining ka propita, nga magpagkagarniro ang pansunod. Time na. Sa Acts chapter 20. Okay, time. Ang nilay mo dawat sa Santo Papa. Sa kung sorry pagkakadaan daw kung ko baga sinong simba ka niya dili ka mataw sa representative so mga ibig siya puro representative manaw video it is rebellion against Christ rebuild ka ni Kristo against Christ rebuild si John Adolfo muna dili siya piki na pagkakatoliko Roman Katoliko naapay siya ilarawan ni Jesus Christ kloro mga katoliko ewa mo tao sa representative kinsa ka mamuingon nga irihiya si Pope Francis. Mumuhura ka? Mayroon sayob si Pope Francis? Hiniga ko ni Mood. Muna nga, niyamingon sa kanya nga filosofi ni Kukumaw. Isiya mo yun na siya, huwag may ibang usay filosofi. Ano man,
pangingo niya nga pahibawon gayon. Kung wa ma pahibaw aday, wa ma pahibaw. Silota na yan. Isa silota na kasa. Buta na mutana ako. What verse in the Bible nga ang wa mahibaw nga nakasa yung mga same-sex marriage, divorce, adultery, uman basa at buhat na sa morili na. Pero ni Oyun siya sa Lucas 23:24 matod mo ni Kristo, Father, forgive him, or in a true that you do. Amahan, masiluwa sila kay wasi lang sa siya. Ni Oyun na sa siya, suwa siya yung saktong pangunawna. Muna'y reputing oneself sa competition na dito. Na naman, this is an error of the debater. Ngawa kasabot kung siya debate. Na naman, ni Uyun masadya, niya nisupak masadya, nisupak ni Uyun masadya. So, why, klaro? Unia, akong bangutana ka ganina sa Galacia 2.11 base sa Latina Bulgata. Nga sa sulwak pa sa Latina Bulgata. Kaya before itong bangutana ng Galacia 2.11, imo ba ng interpretation na personal? O Biblia ang mo'y nagpasabot? Kung sa itubag ni John Adolfo Traditionalist, ang Biblia mo pasabot. Karon, asa sa Biblia nga ipasabot na moral ka na sa'yo ni Apostol Pedro? Uwa! Uwa! Pero ang explanation ni Bishop Monsignoria, nawa masayap si San Pedro. Kaya siya mo iningon, sa'yo pa pa sa pare, pani katunog seminaryo ka niya. Muna nga, argumentum at bakulungan na sa'yo na sibiyata niya sa'yo. It is a policy that committed by the better. 3 minutes. Ignore the real bishop. Limbong ka na, ay gamit niya mga kinsip. Busang iyang ikuan, huwag sa kibawon sa mga moral theology. Huwag sa kibawon. Ang mga pasabot, ano nga, galipin, na dito, example, dito, Cebu City. Ang pare, ningon, pwede mo mag-ubisal at sa Madawi. Pinang sabatin, tantin itin. Kining lipin sa Cebu City, kung ito, nagkaman ng lipin, na pwede mo mag-ubisal at sa Madawi. Away, nakakita ninyo. Ato mas wari. Ay magkaangin mo dito, kung aring mo mga lawa. Sabatin lang. Pero, ang kumisalan niya, magsapot sila sa pare, na yung kondisyon nga, uli kanyo, lipin mga, na yung sakabuan nga, huwag mo yung sexual intercourse. Pwede. Kaya ang pare, mahimo na, adun siya yung pakulti yung hatag. Kung ato ka sa dorsaryo, rito yung magbisa lipin, hindi ka nawato ang pabare. Kung anak ka mo, senyor, kaya tanong yung bulig ko, nawato naman siya yung pakulti, anong bahina. Matunay na, adun po, kung ibang na. Una nga, prepare ka mo kay kalibutan, rebuilding ang katoliko, kulurong ka. 2 minutes and 30 seconds. Wala na, hining ni Batiha, si Pope Francis huwagin mo sa'yo. Ikatulong naman ni Bati niya. Sabi agi, si Pope Francis, nasa'yo. Nating kumang siya. Karon, si Pope Francis huwagin mo sa'yo sa Petan Moras. Kaya inun siya, na Petan Moras mo sa'yo si Pope Francis. Hindi naging katuligaw sa mo. Wala na, sa Pondabintar, sa mga katulig lukma. O sa katigisi mo, mga katulig church. Aro katulig Petan Moras, mas Biblia. Huwag kita mabasa ang sa Papa Masayo sa Petan Moras. Imuara ng muna-una. Imagination. May imagination na rin. Why evidensya? Why supporting the commission information? Why logical thinking? Plus languages. Uwang ka, John Adolfo. Busa, John Adolfo. Pagpaubos, John Adolfo. Paminaw, John Adolfo. Ang imong game, pasangin ni Pope Francis. Imo rin na. Huwagin manudlo o kaubanan ni Pope Francis na na pangkalawat mo mga adultery. Ma, iyan ang i-explain na kung na mo i-chance na magbago mo, na mubiya mo siyo mga ala. Pwede na. Pero hindi na iwan. Sikans. Sabo sa paparong mga kitsunan na si Pope Francis ipalibol, huwagin mo siyo. Niya to pinangga wag si kahatag so man nga kaya kita magkatoliko magtuon kita sa dogmatic moral plus philosophy para na ka wag masana ba masong oh pwede ka magtana okay time ala nga kita no ni Francis ala papin okay buta na las buta na sige ang gitoblo ni Pope Francis karon ang gitoblo karon nga bago ni Pope Francis mao nga sin is not anymore sin money morning money mga pagtulon ana nga inana ba ginindot-nindot ba mga pulong bakay kana sa galas sa Colossians 2:8 kana ba mga pinulosopi ga nindot-nindot to nang kuan ba kana ba mga kindikutid nga mga pinulungan ba moy gamiton ani nila no ang kuan ba ang adultery ba sala na siya o dili
community in Bogotana sa tuwing so, you know sa? Ang adultery na kabasa ka ng word adultery na sa ating government. Bago pa kita na bago. Aminaw sa? Bago karo ka. Asya, tupag, pang iron dili ka malibo ba? Karo na ba? Karo. Karo na? Ang adultery ba? Ayaw, ayaw. Ang adultery ba? Sala dili. Ayaw, ayaw. Tuyo ka, mora mga grabe ka etikasan. Nakabasa lagi ka adultery. Oh, sala ka dili. O mara, pagkita na lang. Ang adultery sa lupa. Ang adultery na ada sa ating commandments. So, bakit sila? Huwag ko nung kutana ako, anak. Ayaw, sutiya na. Anak kong pagkita mo ito, bago. Ano nili mo ka manapaw? Alang minyo ka, siga minyo, yung presyo ka yung minyo, Lucas nila, says this also, nakasala ka. So sala ang adultery? Sala ang buhat ka? Kunang buhat? Sala ko. Ang dilingan ni mo buhat ito, kung anong mo buhat ito, dilingan adultery? Kunya, ato ay kulit paan ko eh. Paminasa. Kung saan to, misyo? Adultery is sala, karo kayo. Now sala ang mortal sin na siya, pwede pagkalawa itong dili. Oo, kaingon ka mortal sin. Tidak amas di kemanin? Tepat, tepat. Kadang, kadang adultery kebukat siya niya. Buat siya yang menghibau. Hala, kawan. Udah suka siya menghibau. Mana dia lelah saya? Mana saya? Mana saya ikin dikutis? Sa moral teologi, pemirsa. Mana, Pak? Pemirsa. Sa moral teologi, pemirsa. Sa moral teologi, pemirsa. Mana saya nggak salah? Dia lelah salah. Saya mortal sin. Mortal sin. Gribos mater, sampo ba patay? Tulo na. Dili na gribos mater. Paminaw ko. Dili na gribos mater. Dili na gribos mater. Ay, wala na. Wala na. Gribos na ina. Sa may full knowledge. Full knowledge. Full consent. Ay, imuhara na. Imuhara na lang nagipuno-puno ana siya. Naas libro sa katisipan. Pero karo kayo na siya. Kay German. Gribos yun na niya. Ay, ayun na tunay niya. Ana, kay na ana sa 10 commandments na ang pagpanapaw, sala. O ka lang sala des 10 commandments. Paminaw, Igor, ka nakabasaan niya. Ayaw ko rin ko rin. Ayaw ko rin ko rin. Ginahang lanjut, full knowledge ka, full consent ka. Ayaw ko rin po mo lang na siya. Mana siya dia anak. Mana dia ang philosophy. Ang analogy, brother. Sama rin ang nananggot pa. Ang philosophy. Ang mananggot, sa usaka mananggot, haik yung sanggot. Kunya, nahog yung sanggot, na doon ay tawag doon, ego. Pinasa, namatay ang nahulugan. Maruwa kayo ba o? Naitao. Di, naitao ko na ikaw. Maruwa kayo ba o nananggot? Naitao. O, sa to, patay. Ang sala niya sa balaod, diri sa kalibutan, nagog damage. Pero sa Diyos, binyal sin na kayo. May full knowledge. Ang faculty to design is the will. Minawa. Ito ang moral theology, Pilisopi. Kung sa may sala. Kung ang Biblia ay mga pangutanon sa 1 Juan 4:3, ang sala, mo apagsupag sa balaod. Klaro kayo na. Ang sala mo apagsupag sa balaod. Now, kay gisupag pa na, isa ko pa wababag kay Bao, kay ginasupag man, sala, gina. Daga man nagkasupag niya. Iwa sa kay Bao din. Isupag sa kay Bao. May Bao na kay. Kaya nga nang, uwa kay Bao. Ayun mo na, ha? Uwa kay Bao. Sala, gina. Sala, gina. Sala, gina. Ang sala mo ne. Oo, yan yung mga pilosopiya. Gamitan ng five senses. Pagkasala ang tao mo ne. Imong giplanuhan, unya, ang imong plano imong giuyunan, sala. Kapag nagkasala ka, huwag ka magplano, hindi mo man ang buhaton. Huwag man nagkasala. Sampol. Nagagan akong taxi. Nagkalibis ko. Nagtuyo ko ako ng lagsan. Uy! Aksidente man lang. Isang pagmanok ka ng isang pagmanok. Isang matas. Sala na. Ayaw pagkain pagkain. Pagpaminaw. Pero makalok. Ayaw kay Pan. Ayaw kay. Ayaw na kay Pan. Alam mo ako nag-explain ako. Ayaw ko explain na isa yun. Ayaw ko mag-explain ako. Anak kay Kanasya. Ay, sampo. Sala ka po. Manok lang gani ka. Manok gani. Panay mo matuyo. Sala ang gani ka. At yung kaso. Sa Mindanao dito. Pagplan ka sa'yo. Proposition ba? Paminaw sa'yo. Logical ba? Paminaw sa'yo. Sampo. Sampo.